ay, na-request ni Nakshi. Ayan. So, bonggang-bongga. So, syempre, magsisimula tayo sa flour. Ayan, all-purpose flour. 1.5 cups. Tapos, lalagyan natin ngayon ng butter, chilled butter. Kasi chill ng ulo ko. Charot. Yan. Tapos, mamasamasahin natin yan. Tapos, ayan, lalagyan na rin natin siya ng asukal. Mga, ano lang eh, kutob-kutob lang yan. Ay, hindi ko pala kinuto. May measurement. Tapos, ito naman asukal. Asukal ulit. Asukal ba yung kanina? Asin pala yun. Tapos, ayun, mamasamasahin na natin. Kailangan may pamasage. Para, ano, maganda yung pinaka-dough natin. Ayan. Tapos, yung flour na yan, nilagay ko rin yan sa fridge para malamig. Tapos, ihintay lang natin siyang parang mag-sand. Parang pulbos-pulbos, ganun. Ayan. So, ayun, parang sand na siya. Ganyan ang ina-achieve. Ayan. Bongga yan. Parang nido. Tapos lalagyan na rin natin siya ng, lagyan na rin natin siya ng vanilla extract. Ayan. Tapos, pagkatapos niyan, egg yolk, 1 piraso. Ang cute ng egg yolk! Ayan. Ang cute ko. Tapos, syempre, 3 tablespoons ng cold water. Ayan. Siya yung magbabind doon sa ating, ano, dough. Ayan. Tapos mamasamasahin natin ulit. Ano nga ulit yung termo dati dito? Lamas. Lamas. Mali yun. Masa kasi. Masa. Ayan. So, ang pangat kasi lalamasin natin. Lalamasin natin. Tsaka. Eh, di ba yun ang sinasabi mo? Mali yun. Okay. Iba yun, oo. So, ayan. Pagkatapos niyan, ayan, bola na siya. Ibig sabihin, pwede na natin siyang i-rest muna sa ref for about 1 hour. Ayan. So, nilagyan natin siya ng cling wrap. Ilagyan na natin siya sa chiller. Balikin natin siya after 1 hour. Ayan. Nakita pa yung tatak ng ref natin, Beko. Beko ba ka na? Kaya nga. Tapos, 1 hour, ita-timer natin kasi susunga-sunga tayo sa oras. Ayan na. After 1 hour, eto na. Ayan na, niroll na natin ang, nirolling pin na natin ang ating dough. Ayan, ang ganda-ganda ng dough. Tapos, ilalagay na natin siya dun sa pan. Tapos, ifo-form na natin siya. Then, after nyan, i-chill natin yan ulit. Kasi, gagawa na tayo ng filling. Ayan na. So, yun yung finished product ng dough. Ayan. Ganda, ganda. O, diba? Tapos, gawa na tayo ng filling. Una muna yung evaporated milk. Sana maganda kalabasan ng egg fry. Kasi, first time kong gagawin to eh. Ayan. So, tapos, 4 na eggs. Yung isa dito, di ba, double yolk? Ang cute. Ayan. Tapos, ibibit lang natin siya. Ayan. Bate. Tapos, talagyan na natin yung condensed milk. Actually, dapat sugar yan. Pero, dahil lang mamarunong ako, ang nilagay ko condensed milk. Tignan natin kung magiging maganda yung kakalabasan. So, ayan. I-mix na natin yan. Tapos, ilagay na natin yung heavy cream. Ayan. So, siguro mga, ano lang, mga half cup lang. Tapos, ayan, mix. Ganyan, mix lang. Tapos, i-pour na natin siya yung pinainit natin kaninang milk doon sa mixture ng filling. Ayan. So, mix lang din. Tapos, gagawa na tayo ng meringue. Yung meringue na yan, yan yung parang magiging pinaka-toppings natin sa ibabaw. Yung makikita mo kulay brown. Parang siya yung pinaka-plastic cover. Ayan. So, buo na yung meringue natin. After nyan, ilagay na natin siya dito sa mixture. Tapos, hahaluin lang natin to. Parang cloud. Oo, parang cloud. Gusto mo bang pumunta ng ano? Langit. Huwag naman mamaman. Sama mo naman. Hindi, kung gusto mo, hahatid na kita. Ay, grabe talaga. Ayan. So, mix lang. Ganyan. Okay. Tapos, ilalagay na natin siya. Ibubuhusan natin siya dun sa ating dough. Ayun, sana hindi siya umapaw, no? Parang feeling ko sobra. Ay, sobra nga, girl! Pwedeng gawing leche flan yung matitira. Tapos, ayan na. Oh, tada! So, ayan, ilalagay na natin siya sa preheated oven, 170 degrees. So, ayan. So,
ilulutuin lang natin siya 170 degrees for 15 minutes. Then after nun, bababaan natin ng temperature for 160. Ayan na. Okay. Tapos, after nun, babalikan natin yan. Ayan na siya. Parang nagbabubbles-bubbles na siya. Tapos, eto na yung finished product. Sana! Sana talaga successful. Papalamigin lang natin muna yan. So, after natin palamigin yan, ayan, eto na siya. So, try na natin siyang gilita. Ay, pucha, mukhang hihilaw. Gumagalaw-galaw. Gumagalaw-galaw siya, girl. Parang hindi siya luto. Patay tayo siya. Kaya nga. So, ayan na siya. O, sabi ko sa'yo, epic failed. Actually, sorry. Luto siya. Kasi lang nasobrahan ako dun sa condensed milk. Pero sobrang yummy, no? Papapansin nyo, guys, sa bandang crust, luto siya. Hindi na siguro na luto. Hindi kaya ng oven. Hindi. Nasobrahan talaga yun sa condensed milk. So, ayan na ang epic failed nating egg fry. Ang sarap niya, pero ayun, runny, kakainis. So, ayan na siya. Sana may natutunan kayong epic failed na recipe. Parang kahit na. Ayan, o, tinan mo. Next time, perfectin na talaga natin yan ng bonggong-bongga. Thank you guys for watching. See you on my next vlog.